the mother plant. Dito po ako kumukuha ng pinopropagate. Good morning! Andito na naman po ako mga beshi, magsishare po ng houseplant na aking collection, houseplant collections. This is what you call Epicia. Any of a genus of tropical American herbs of Gesneriaceae family that have hairy foliage and related to the African violet. Genus means a group of related animals or plants that includes several or many different species. So, binili ko lang po ito online. Isang pot lang po. Ayan. Isang pot lang siya. Pinadami ko siya. Ginawa ko, nag-experiment po ako. Makikita niyo po maya-maya lang kung paano ko po siya pinadami. Pinapropagate, tawag po dun. Kasi ang plants na ito, gusto niya is masisilawan siya ng araw. Buong araw siyang masisilawan. Huwag naman po yung sobrang mainit. Pero pag nakita nyo po, tuyo na po yung soil niya. Kailangan na po natin siyang hiligan. So, para mabilis po siyang lumaki, hindi siya natutuyuan ng soil. Any flowering plants or herbal na makukulay, need po niya yung direct sunlight na sisikatan po siya ng araw. Morning sun or wag po yung sobrang mainit sa labas. Pwede po natin siyang ilagay sa silang para wag maging crispy ang kanyang mga leaves. Ito pong pinofocus ko ngayon is ito po yung mother plant. Dito po ako kumukuha ng pinopropagate ko. Yan, mapapansin niyo po. May mga ba siyang maliit na tumubo. Yan, yan po ang itatanim ko mamaya. Ikakat ko po yan at itatanim ko ulit para siya'y lumaki. Kahit wala po siyang gamot, besh. I mean, yung roots, yung gamot. Lalaki lang din po siya pag tinanim ko po siya, tinransfer ko po siya sa isang gamot. Ito po ang gagawin ko. Ayan, makikita niyo, kakat po siya. Itong maliit na tumubo, makikita niyo po, ikakat ko po yan. Kahit wala po siyang roots, itatanim ko po siya. Ayan, ikakat. Dahan-dahan lang din sa pagkat. Or minsan po nga, kinakamay ko lang din po yan. Pag wala akong gunting. Saan nga ba yun? Ito. Ayan. Ayan pong itsura ng kinat ko po. Isang maliit na tumubo lang. Lalaki rin siya pag hindi ko kinat yan, pag hindi ko tinanggal. Lalaki lang din po siya dyan. Pero ang kagustuhan ko pong dumami ang plants na to, yan po, nag-experiment po ko. Yan pong ginawa ko, kinat ko po yan. At itatransfer na po natin ngayon. Transfer na po natin iyon sa isa pang hanging pot na ginawa ko po. Nilagyan ko ng soil. Ayan po yung mga kinat po before. Ayan, tumubo na po siya. Maliit na maliit lang po yan nung kinat ko una. Ayun, pag lumaki na po siya, ayan, maganda po tingnan. Kasi itong klaseng plants na to is humahaba po ito. Humahaba po siya. Mahaba po siya, dumadami po siya, lumalapa dahil isa po siya sa kategory ng herbs plant. Ayan po yung dati kong mga kinat po, tinransfer ko po siya, lumaki na ngayon. Mabilis din po itong mga best lumaki, lalo tag-ulan po ngayon. Lagi po siyang napapataka ng ulan, mabilis po siya lumaki. Ayan po. Ayan yung mga kinat ko before. Itatransfer ko na ngayon yung kinat natin ito. Itong kinat natin, itatanim ko na po dyan. Kasama sa mga pinag-cut ko dati. Kasi malapad pa po naman yung space. Kaya dito ko na lang din ilalagay.
yung kinat natin. Ayan po. At aabangan po natin ang paglaki nila, mga beshi. Papakita ko rin sa inyo kung paano sila lumaki, dumami. Gusto ko lang siya dumami kasi alam mo naman, yung kulay niya, girl lalu, kulay pink. Pink o na may pagka old rose. Maganda po siya tingnan pag dumami po, pang display niyo po sa labas. Lalo't nakahanging pot po siya. Magandang tingnan. Pang palamuti rin sa bahay natin, yung mga mahilig po sa halaman, maganda po yung mga may kulay na nakakilid lang po dyan sa daanan. Okay, that's all for today, mga beshi. Nasishare ko na po sa inyo yung aking one of my collections. Sana po magustuhan yung video na ito, at kung meron po kayong masabi or masuggest o kung sinong nakakolekta na ng halaman nito, please comment down below. And then if you like this video, please click like, thumbs up, and please subscribe to my channel. I gave you my heart.